Good day, Kamaster! Welcome sa Battery Master TV. Sa video na to, gusto ko lang i-share sa inyo ang sukat ng battery na pang Skygo 125 or 150, Rossi 125 or 150. Yan po na mga battery ang ating pag-uusapan ngayon. So, meron po tayong battery dito na 12 in 6.5 Motolite. Ang size sa battery nito ay walang iba kundi 12 in 6.5 3B kung tawagin. Ito ay 6 ampere, 12 volts, low maintenance. Ibig sabihin, ditubig kung tawagin. So, bago niya ito bibilhin, kailangan dalagyan mo na ito ng battery solution para gumagana. Dahil hindi pa ito gumagana sa ngayon, dahil wala pang battery solution na nilalagay. So, ito naman ay ginagamit sa mga Skygo 125 or 150, Rossi 125 or 150. Ito po ang battery na ito. So, ang presyo nito ay 900 pesos only. Sagad na po yun, mga ma'am, sir, at wala na pong tawad. So, dito naman sa kabila, ganon din, 12 in 6.5. Pero ang pinagkaiba dito ay maintenance free siya. Ang size or sukat sa battery na ito ay 12 in 6.5 champion maintenance free battery. So, ang ampere naman ito ay ganun pa rin, 6 ampere, 12 volts, maintenance-free battery. Ibig sabihin, less hassle, hindi na kailangan natutubigan pa kasi ang battery na ito ay may tubig na ito sa loob. Ang gumagawa na nito, naglagay ng tubig na galing sa pabrika. So, less hassle na nga kasi pwede na natin gamitin agad-agad pagkabili. Kumbaga, ready to use kung tawagin. Sa madaling salita, yon, kuha din. Pare-parehas din ito dito. Sa Rossi 125 or 150 or Skygo 125, Skygo 150 din ito ginagamit. Sana maliwanag po sa ating lahat para hindi na po tayo magtanong kung anong klaseng baterya ang ating ilalagay sa ating Skygo 125, Skygo 150, Rossi 125, Rossi 150. Ito na po yun. Mamili na lang kayo alin yung inyong matitipuhan dyan. Itong low maintenance, ditubig, itong maintenance free na baterya. Para sa aking sariling opinion, kung ako po ang tatanungin ninyo kung alin po dito ang mas mainam na gamitin na pangmatagalan talaga, ay highly recommend na dito na kayo sa low maintenance, ditubig kong tawagin. Kasi po ito, ang lifespan nito ay 2 to 4 years. Basta alaga lang sa tubig, banto-banto lang kayo ng distilled water. Ayan. May upper at lower naman siya. Pag nandito na sa lower yung tubig, syempre, dadagdagan nyo na ng distilled water. Distilled water po ang ating idadagdag. Huwag yung battery solution or kung anumang solution ang ilalagay ninyo. Distilled water lang po ang pandagdag sa baterya. Sana maliwanag po sa ating lahat. So kapag maglagay kayo ng tubig nito, dapat dito lang sa, kung napapansin nyo itong guhit na to, yan, yung guhit na nasa itaas, yung upper na yan. Hanggang dyan lang po. Okay na yan. Huwag nyo na iabot ito sa pinakaitaas pa kasi puno na po yan. Aapo na ang tubig dyan, magtatagas na yan. Tsaka hindi lang yan, grounded na ang isang baterya pagka sobra ang paglagay ng tubig. Ayan. So, 6 na kwarto ito, 6 din siya na butas at 6 din na takip. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. 6 din to na kwarto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat yung ano yan, kasi magkahiwalay yan eh. Paglagay mo ng tubig dyan, dyan lang ang malalagyan. Hindi itong mga to. Kaya isa-isay mo siya pag lagay ng tubig. Kaya medyo matagal-tagal to. Tapos ang paglagay ninyo ng tubig, ipapantay nyo. Hindi yung itong isang butas mababa, itong isang butas mataas. So on, hindi po ganun. Dapat ipantay po pare-parehas ang level ng tubig. Ayan. So maganda ito. Kung ako ang tatanungin ninyo, ay highly recommend na ito ang gamitin nyo. Sa mga masisipag at may time na magbanto-banto nito mag-check kung ano nang status sa tubig nito, kailangan masipag tayo nito mag-aalaga dahil bubuksan natin itong mga takip nito at i-check natin. Although makikita naman sa labas, pero kung maigi na buksan nyo pa rin, kumuha kayo ng flashlight. Flashlightan nyo. So, ayos to. So, dito naman sa kabila, itong battery na ito ay maintenance free. Ang lifespan nito, 2 to 3 years. Pag maritsa na niya ang 2 to 3 years, automatic, tatapon na ito. Disposable kasi ito eh. Yan. Mabigat siya, medyo may kabigatan kasi may tubig na ito sa loob. Motolite mismo ito. Yan.
So sa mga ayaw na lang magtubig-tubig, sa medyo huwag naman sanang ma-open, sa mga tamad, ito po ang bibilihin nyo. Ayaw nyo yung katulad nung isa na magtubig-tubig pa. Kung ayaw nyo ng ganyan, dito kayo. Kasi least hassle po talaga ito. Antayin na lang natin na masisira. Kasi disposable po ito. Okay? So sana maliwanag po sa ating lahat. Ito ay quick tutorial lamang. Kasi may mga viewers po tayo na nagtatanong kung ano yung mga pit na baterya sa ilang mga motor na Skygo 125 or Skygo 150 Rossi or Maparossi man. So ito na po, panoorin nyo lang po itong video na ito at check na may agarang kaalaman kayong malalaman regarding sa baterya ng inyong mga motor. So pwede rin po ito charge-charge. I-charge lang po ito pagka nalulubat lang. Ganon din po ito, okay? So yun lang naman ang gusto kong i-share sa inyo. So yun lang, sana nakatulong. Kung nakatulong, please give me a thumbs up. Pakishare na rin sa inyong mga friends, kakilala, kung sa tingin mo na matutulungan ang ating video. And huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Battery Master TV. Bye!